look at my billion. Become aggressive. Yan, good morning. Good morning, mga kaalaga. Ngayon gagawa tayo ulit, ng video. Disclaimer na po, hindi po talaga ako expert sa pag-alaga ng aso. Sa training, mga kaalaga. Pero bilang isang owner at kasi wala talaga ako noon plano na mag-alaga ng aso, mga kaalaga. Kaso lang binigyan ako ng ano, ng ating kaibigan. Binigyan ako ng isa ng dalawang aso ng ating subscriber, mga kaalaga, kaya no choice. Gustuin ko man na kumuha ng trainer, lalo na ito, mga kaalaga, large XL na Belgian, sobrang hirap. Kung nakita niyo yung unang video ko noon, sobrang hirap, kaya no choice. Sa pamagitan din ng mga basic natin na research at saka pagsaliksik, mga kaalaga, panonood ng video, ay meron po tayo nakuha na iba. Pero alam ko hindi po yun perfect talaga dahil hindi po ako professional. Kaya disclaimer po doon sa mga nanonood, hindi po ako professional at first time ko mag-handle ng aso. Marami po akong aso noon pero hindi ko na-handle ng ganito, mga kaalaga. Pero mayroong improvement, mga kaalaga. Kaya salamat doon sa mga nag-comment sa akin, nagturo kung paano. Ngayon, mga kaalaga, ay unti-unti na natin na apply sa ating mga sa ating aso. Kaya doon sa mga professional, ang video na ito ay hindi para sa inyo. Pero kapag dog lover ka at saka owner ka ng aso na bigla na ibibigay sa iyo na ganitong klaseng aso, no choice, mga kaalaga. Talagang bilang isang owner ay gawin mo yung nararapat para sa iyo. Dahil yung pag-train ko, mga kaalaga, ay para lang sa akin yan at para din sa aking aso, mga kaalaga. Hindi ito hindi ko pinopromote para kukunin niyo ako na trainer dahil hindi po talaga ako trainer, mga kaalaga. Pero someday, kapag may mag-invite sa akin na mag-aral ng dog training, mga kaalaga, ay pupunta tayo, mga kaalaga. Dahil ang expert ko talaga ay pag-alaga ng manok, mga kaalaga. Saka pag-alaga ng tao, mga kaalaga. Kaya ngayon, pero kahit gaano man makaalaga, kahit hindi ako profesional, ay napaamo ko itong XL na aso. Mga kaalaga, sobrang laki niya. 30 inches yung kanyang taas, mga kaalaga. Yung tayo niya. Kaya kapag nakita ito ng ibang tao talaga dito, namangha sila. Sobrang laki. At saka marami na pong naka-prepare na magpa-stud sa atin. Kaya ngayon, doon sa nag-comment sa akin na ang unang step pala sa pag-train ng aso is sa cage. Yung behavior doon sa cage pa lang. Kaya, mga kaalaga, paano po natin na train yun? Of course, ginawa po natin, mga kaalaga, kung ano yung mga suggestion ng ating mga nagko-comment sa atin. Hindi ko po nilagay po yun sa negative position, kundi sa positive po, mga kaalaga. Kaya maraming salamat. Kaya ngayon, mga kaalaga, tingnan natin kung mayroong improvement si Balong XL na aso na sobrang likot noon at paano natin po nabigyan ng ganong training, mga kaalaga. Yan, mga kaalaga, oh. Subukan natin ulit si Balong. Ito, mga kaalaga. Balong, sit! Sit, Balong! Shhh! Mga kaalaga, oh. Kahit nandito na siya. Shhh! Nabuksan na natin. Dati, mga kaalaga, tatakbo talaga yan. Pero huwag tayong kumpiyansa, mga kaalaga. Unahin natin ito pag suot. Mga kaalaga. Ayan, mga kaalaga, siya na yung naglalagay. Sarili niya. Tinutulungan niya na yung sarili niya na ilagay itong cooler. Alaga. Yan, alaga. Yan. Saka dito, yung itinuro sa atin, makalaga. Ayan. Hayaan muna natin. Stop muna natin ng mga ilang minuto dito. Huwag natin hayaan na tumalon. Yun yung tinuro sa akin, makalaga. Disclaimer ulit. Hindi po galing sa akin na idea ito. Ay pinanood ko lang sa ibang YouTuber din, mga kaalaga. Hindi po ako nag-training ng hindi po ako nag-train o hindi po ako nakaranas ng training ng dog, mga aso. Pero yun ay based lang sa aking napanood din, mga kaalaga. Kaya alam ko hindi to enough. Mas gusto ko talaga yung actual na training. Psst, psst, kaalaga. Oh, yung mga kaalaga, oh.
Ito yung bill dyan. Lapit mo. Ayan. Naano na siya. Kalaga. Dati namimiglas talaga yan. Kapag ganyan. Kalaga o. Yan do, doon sa mga first time. Lalo na ganito makalaga. Hanggang dito ko o. Sobrang laki. Kamaya kalaga, isukatin natin kung gaano siya kalaki talaga. Para maniwala kayo kung gaano yung tangkad niya. Ayan po, doon sa mga beginner na mayroong ganitong aso, kapag wala po kayong makuhang trainer na malayo sa inyo, ay pwede natin gawin sa sarili natin, maalaga. Importante yung caring natin sa kanila, yung tinitrain natin sila. Kaya makalaga, kahit tinitrain ko to, ay ano siya, malambing siya, maalaga. At saka wala pang isang linggo makalaga. Kaya ang Belgian talagang, ano ako, yung Belgian talaga, matalino talaga sila. Matalino mga alaga. Ayan o, matalino. Psst. Tara, tara. Hop, hop, hop. Psst, 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 psst. Psst. Jump. Stop. Psst. Psst. Stop. Stop. Ito mga alaga, ito pala. Dapat nakaganito yung kamay. Tapos, psst. Ihayaan muna natin mga alaga na huwag siyang magano. Ano lang muna. Saka yung kamay pala makaalaga ay relax. Ganito, relax. Hindi siya nakaganito. Yung sa akin kasi noong isang video ko makaalaga nakaganyan. Kaya natsutsok sila talaga. Kaya dapat, itrain natin yung aso natin na ganito, yung nakasintro siya. Makaalaga. Subukan natin doon kung ano yung improvement niya. O, sit down muna. Sit, sit. Psst. Sit, sit. Psst. Sit muna, sit muna. O, maglakad muna. Makaalaga, o. Kahit na hindi tayo professional trainer, makalaga, at least mayroong unti-unti natin natutunan yan. Kaya doon sa mga, ano, huwag kayo masyadong hot. Doon sa mga nagko-comment, no? Dahil sinabi ko talaga, hindi ako professional na taga-alaga. O, trainer. Pero palakarin natin, makalaga. Makalaga. Pero may pusa. Alaga. Ito marami kasing pusa makalaga. Marami pusa kaya ganyan. Ito makalaga, ganito lang. Paghawak dito ka ganito, palagay dito pala. Sabi ng mga doon sa mga baguhan lang mga baguhan lang, tapos saka formal lang, normal. Alaga. Hindi dapat naka-pressure o nakataas yung kamay natin. Dapat nakaganoon lang pala. Alaga. Pero noon mga alaga, ay talagang kapag ganito na, hindi mo na talaga hindi mo na makontrol noon. Kasi noong unang video ko mga alaga ay pinakita ko lang itong cooler. Hindi talaga yung paano ako nag-train. Yung cooler, paano ko siya makontrol? Through sa pamagitan ng prong cooler. Alaga. Pero ngayon, ay throw doon sa mga maraming nag-comment ay unti-unti akong natuto. Alaga. Ayan. Alaga. Kaya pati yung aking aso ay nakukontrol ko na kahit gaano siya kalaki. Alaga. Kaya hindi na siya nakakapagod hawakan. Kaya pwede ko na siyang ilakad. Bukas ilakad ko siya makalaga ng matagal. Dalhin ko siya doon sa kaibigan ko na may mga bill dyan. Alaga. Ayan kalaga o. Balong, sit. Balong, sit. Simple. Napaka ano niya na. Na-control niya na yung sarili niya. Alaga. Ayan po, ayan lang yung video natin ngayon makalaga. Disclaimer ulit, hindi po ako professional trainer. Ako po ay talagang professional dog lover. Yan lang po yung sa akin makalaga. Pero hindi po ako professional trainer. Pero true doon sa pagmamahal mo sa iyong alaga ay of course, parang mga bata din yan o mga anak mo na i-train mo din sila ng tamang behavior balang araw. Ayan, kita ng pusa, mga alaga. Ganun talaga ang aso pag nakikita ng ibang hayop. Ayan po, mga alaga, please kapag beginners ka pang sa pag-alaga ng aso, paki-subscribe. Nakita pa dito, aso? Ayan.
pag beginners ka pa lang at nakita mo yung aking video, pa-subscribe po. Kapag professional ka na dog trainer, ang video na ito hindi para sa iyo. Pero kung gusto mo magiging part sa ating video, ay pwede ka magbigay ng opinion at mga comment, dahil i-accept po natin yan, i-apply po natin sa ating mga pag-alaga ng aso. Ayan po, at ayan mga alaga, pakihit na rin ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayo updated sa ating mga video. God bless at mabuhay po tayo lahat. Happy farming!